Okay, so dito tayo ngayon sa aking mga manukan. Mga smooth na mga manok. So nga silang kumain ng mais. So dito natin yung ating mga ibang mga manok. Depende sa kanilang laki. Dipin natin yung iba. Kung ano yung mga status nila. Ito yung medyo 3 weeks. Malaki na kain din. Ito yung ano, yung sionda naman ngayon. Ito sila medyo malalaki na din. Kaso nga lang namatayan ako noong una dahil di ba ako expert malalaga ng manok eh. Ito sila. Ito yung the rest. Ito yung aking kaisa-isang tandang. Tagalahi lang muna ngayon. Ayan. So ito yung panibagong kwarto. Para yung sila, pupuntahin sila doon pag ano. Gusto lang umalis sa overpopulated na pulungan. Ayan sila. So super okay naman yung pagmamanukan. Nagsimula lang ako sa mga sisyo. Bumili ako yata mga tag 100 isang sisyo. Pero malaking lahi, no? Malaking lahi. Siyempre kailangan na malunggay. Ito, naghihintay ng pagkain. Nanuka-nuka na siya. Umot ka. Ayan. Yan lahat. Nasa ano lahat siya? Nasa 58 yung malalaki. Yung maliliit medyo nasa 15 yata, 16. So far dito. Checkin ko yung mga itlog. May mga konting itlog din. Wala, kakabisa lang na ito eh. Okay, sa loob. May takip pa. Hanggang kumakawa ka. Nag-away-away naman sila. Yan ang buhay ng pagmamanukan. So yung mga updates ninyo mga guys, yung mga updates natin, kasi next video ikakwento ko yung ano, yung pagsisimula ng pagmamanukan ko. Hindi ako nagmanukan eh. Hindi ako nagbakansya ka ng nagkambingan kasi malaki yung damage pag namatay. Pero so far sa amin ngayon dito, wala pang mga casualties yung mga manok. Dahil bago ako nag-start, nakiusap ako sa mga expert magmanukan ko anong gagawin sabay YouTube videos. Then yung mga experiments sa pang-araw-araw, may mga findings din kami. Kaya yun ang ano, yun yung aming ina-apply sa ngayon. Kaya na sila, munggo tsaka mais, pinaghalo. Pero magastos nga lang sa ano ah. Magastos nga lang sa feeds. Kaya siguro gagawa ko ng sariling paggawa ng feeds. Akin din sama sa vlog to. Shift tayo sa pagmamanukan mga guys. So ito yung tanda nga to. Nasa 5 kilos yung bigat niya. Mabait sa mga sisu itong mga ito. So ito yung the rest. Dati maliliit dati to. Pero yung aking next video, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa pagmamanukan. So ito mga November, ito mga ilang buwan lang to. Mag-ipag-itlugan na to. Mga laking lahi to. Kaya sana maging successful yung aking poultry venture. Nakakatawa silang pagmasdan mga kaibigan. Kasi dati nung mga sisiw lang. Kaso nga talaga aminado talaga ako talaga medyo mabigat sa bulsa yung ano, yung kailang mga feeds nila. Yan sila. So napakasaya yung kabilang mga pasukan nila. Puno yan na mga sako para hindi sila ma-stress. Yan pala yung mga sako yan. Para hindi ma-stress yung mga manok. Yung kanilang mundo umikot lang sa kanilang kulungan. Kaya papahinga sila yan. Sa awan ng Diyos, salamat sa mga sakit.
kumakain sila ng mga malunggay, ng mga peach. Marami sila kumain. Kaso nga lang talaga nag-aaway-away sila. Pero mga magkakapatid yung mga yan. Magkakapatid nga nag-aaway-away, tampuhan minsan. Mga manok pa kaya. Ayun sila mag-relax. Yung mga inahin, may mga lahi din yung mga yan. Mga pure na mga tarawakan yung mga yan. Pure. Medyo mailap nga lang. Ayan, mga mata ko sa malunggay yung mga yan. Kung meron kayo mga Madre de Agua, pwede rin yun. Kaya next topic natin sa ating mga videos, focus tayo sa pagmamanukan. Hindi ko pa sinubukan yung ano, yung mag-vlog sa mga manok, pero akin mo lang in-experiment kung paano magmanukan talaga. So far medyo successful naman tayo. More organic chicken, medyo less sa mga gamot. Kaganda nila, nakakatuwa pagbasta na ako, wala nang stress sa mga kaibigan.